So hi, welcome back to my channel, and this is Juan Alcorpos official from YouTube. So shout out po sa lahat ng hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, Juan Alcorpos official. For this content is pag-uusapan natin kung ano ang pwedeng igamot sa ear mites ng isang pusa. So bago natin yung pag-uusapan, so ito muna yung pinaikli kong intro. Ito yun ah. Ano nga ba ang pwedeng igamot sa ear mites ng isang pusa? So, I recommend ng product ng Bioline. So, it's an ear mite drops. So, siya siyang treatment. It's a German technology natural extract. So, ito siya. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan siya, oh. Yan. So, ito ay recommended ko to sa inyo dahil subok ko na. Kasi yung pusa meron na po is nakitaan ko siya ng tawag nito. Ng symptoms of ear mites. So, it's darky, waxy siya yung ano niya, yung tainga. So, tapos, every time na nagpapaligo ako, hindi siya tumitigil. Bakit ganun pa rin siya kadami? Na, nilinis ko naman siya, hindi naman siya nakapag-gala-gala na nasa loob naman siya ng bahay. I don't know how come, bakit ang dami pa rin ng dumi sa tainga niya. So, bakit hindi siya tumitigil? So, I try na bumili ng isang klase niya. So, subok ko na to, I recommend. So, paano ang paggamit nito? So, ako pag pinapaliguan ko yung pusa, it's the best time na para maglilis ng tainga after niya maliguan kasi nga, dalis-dalis sila ng galaw. Unlike with maglilinis ka ng tainga na ano sila, yung hindi sila naliligo. Naku, may hirapan po kayo. So, I recommend. So, kung halimbawa pag nag-apply po kayo ito, gabi pa lang or a day before, so ako, bago matulog kami, pinapatakan ko na ng ear mite drops ang tainga ng isang pusa. So, bago siya matulog. And then, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagpatak ng tawag ito, ng ear mite drops na ito. So, ito yon. So, why we have a model here? So, ang tawag namin sa kanya is ragdoll because may breed po siyang ragdoll. So, ayan siya. All we have to do is gamit lang natin yung Ermite Drops. Product po siya ng Bioline. Ay Bioline. How do I pronounce it? Bioline. So, wala tayong ibang gawin kundi papatakan lang natin siya. So ipatakan din sa tainga, inihayaan lang po natin. I-shake yung gamot. Siya mismo ang mag-shake ng gamot. Doon, pag na, once na patak po natin sa kanyang tainga. So check it out. Simple lang. Hawakan mo lang yung tingin niya, and then pata. Yun, that's it. So, napatakan ko na kasi yung kanyang kabilang tainga. So, ngayon, patakan natin. Then, mag-wait po tayo good for an hour. Saka natin siya paliguan. So, pag napaliguan na po natin siya, yun yung the best time kung paano tanggalin yung mga ear mites din sa kanyang tainga, yung mga dumi niya sa kanya. Yun yung best time kasi gano'n sila eh. So, ang tawag lang yung ano tawag lang? Nialamig sila, so hindi sila masyadong magalaw. So, unlike na kung the time na tanggalin yung tainga. So, pwede naman yun as long babalutin niyo po siya ng tawag na hindi siya makagalaw. Kasi alam natin ang behavior ng isang pusa once di ay nasasaktan sila. So, hindi sila pwede kang agad. So, yun lang. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano gamitin
yung Ermite Drops product na BioLine. How do I pronounce it? One is BioLine o BioLine. So ayan, so naipakita ko na kung paano ipatak yung Ermite Drops na to. And then pag pag nagpaliguan nyo na yung pusa, saka nyo na siya nilinisan. Then pag nalinis na siya, saka nyo na uli patakan ang tainan ng pusa na dito. So mapapansin nyo na talagang effective po tong product na to. As in, hindi na siya kagaya ng dati na as in madumi pa rin. Then pag meron pa ulit kayong nakitaan, so pwede nyo pong ulit-ulitin. So every time na paliguan yung inyong pusa. So effective siya. And then ang bangon niya. Ang bangon niya sa pag ipinatak mo siya, ang bangon nito, para ba siyang amoy citronella yung ano na pag ipinatak siya sa tainga ng isang pusa. So amoy mo siya na ang bango. So sana meron kayong natutunan with this content. So I recommend, so I'm not endorser of this product, but I recommend BioLine Ermite Treatment Drops. Kasi effective po siya, subok ko na siya. So, i-share ko lang po sa inyo kung ano po yung karanasan meron ko when it comes to problema ng ermites ng isang pusa. So, once again, this is Ronald Corpus Official. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel kung nagustuhan mo yung content na to. So, paki-like. And kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. So, kung meron kayong additional information for this content, don't hesitate to leave a comment. Any suggestion, opinion for the next vlog. So, don't hesitate also to leave a comment para meron po tayong pag-uusapan for the next vlog. And pinaka-importante sa lahat, guys, is huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Once again, nagpapasalamat po ako ng buong buo from the bottom of my heart. A big thank you to all of you again sa support meron kayo sa akin. And I love you so much. Aww. Once again, bye!